Na mukhang kriminal, ipapatay ko si Klas. Oh, anong gagawin mo? Isusumbong ko sila sa pulis kahit anong nangyari. Lahat ng nakita ko, lahat ng narinig ko, susumbong ko. Sigurado ka bang walang mangyayari sa iyong masama doon? Wala. Basta suportahan mo lang ako. Sige, ikaw bahala. Oh, ano Klas? Kamusta ang lasa? Masarap ba? Oh, boss. Masarap. Malakas. Ang ganito, boss. Sa akin, marami pang darating na ganyan sa susunod. Tsaka nga pala boss, tumawag si Mr. Ram, magpadala daw tayo ng cocaine sa kanya. Oo, magdi-deliver na tayo bukas. At sana, hindi magbago ang isip mo. Oo boss,
Walang problema dyan. Tuloy na. O boss, pera na to. Limpak-limpak na pera. O boss. O mahal, saan ka pupunta? Pupunta na ako sa police station, magsusumbong na ako. Sigurado ka ba sa pasya mo? Oo, di na kasi, binabagabag na kasi ako ng konsensya ko eh. Baka may mangyaring masama kay Kulas. Sige, mag-ingat ka. Sige. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa'yo. Anong problema? May i-report ko ako tungkol kay Mayor, sir. Anong i-report mo tungkol kay Mayor? Nakita ko po kasi siya may kasamang lalaki. May ipapapatay po siya. Totoo ba ang yung sinasabi? Totoo po. Nakita po ng dalawang mata ko. Saan mo nakita? Mga anong oras at araw? Sa harap ko ng bahay nila, alas 3 ng hapon, noong November 9. Bakit naging ka lang magsabi? Natatakot po kasi ako, baka ipapapatay niyo po kasi ako. Kasi ibigay kita ng protection at sabihin mo lahat yung nalalaman mo. Kung narinig din akong usap-usapan, tungkol kay Mayor, ibigay kita ng protection. Sige po sir, maraming salamat po. Mr. Soberano, maaari mo bang isalaysay sa amin kung ano ang mga narinig at nakita mo? Noong November 9, pauwi na ako galing sa tindahan. Habang naglalakad ako sa harap ng bahay Mayor, nakita ko may kausap ko sa telepono. Kaya nagtago ako sa gilid. Tapos, habang nagtago ako, may lalaking dumating at inabutan ni Mayor ng pera. Yung usapan nila, narinig ko na may papapatay si Mayor. Sigurado ka ba sa mga narinig mo? Sigurado po ako, narinig ko yung dalawang tayo ako at nakita ng dalawang na ako. Kung ganun, bakit hindi mo sila nilapitan? Natatakot po kasi ako kasi baka sangkot nila ako sa gagawin nila ng email. Oh, yan na ba yun? Oh, boss. Kompleto to, walang labis, walang kulang. Sigurado ka? Oo, iyaban tayo dito. Limpak na sa laki na naman. Oo, oh, asan? Natawagan mo na ba si Mr. Ang? Hindi pa, boss. Pero tatawagan mo na siya mamaya. Bukas na bukas, dito na natin lang. Sige, boss. Asan si Kulas? Hindi ko alam, boss. Hinapin mo nga, papatulong tayo mag-deliver. Tatawagan mo na lang siya, boss. Sige, sige. Hello. Harap ka ni boss. Oh, dito sa dating ano natin, pinagkikitaan. Oh, sige, dalaan mo. Punta na daw ba? Yes, boss. Oh, boss, bakit? Pinapatawag niyo daw ako? Oo, kasi kailangan ka namin para mag-deliver ng drugs. Oh, sige, boss, walang problema dyan. Tawagan niyo na lang ako. Nagmamadali kasi ako. Oh, sige. Sige, boss. Kulas! Kulas! Galing ako sa bahay niyo, wala ka daw doon. Dito ka daw. Oh, bakit? Pare, may sasabihin ka? Narinig ko kasi yung usapan nila Mayor, papapatay ka daw. Bakit naman daw? Di ko alam, baka may nagawa ang kasalanan sa kanila. Nung last na deliver kasi namin ng shampoo doon kay Mr. Ang, eh, may walag na ako eh. Baka yun yung dahilan. Mayor, totoo ba lahat na sasabi ng witness na si Mr. Soberano laban sa'yo? Bakit naman ako gagawa ng mga bagay na ikasisira ng reputasyon ko? Bakit na ba kailangan magsayang ang oras dito sa korte kung hindi totoo ang mga ngayon? Baka kailangan na ng pera? Yung kailangan ng pera mo, Mayor, totoo lahat ng nakita at narinig ko. Paano mo mapapatunayan yung mga nakita at narinig niya tungkol sa pagpapatay mo kay Kulas? Objection, Your Honor. Masyado mong binigipin. Hindi ba ako tapos sa kanya? Partner in the heart. Continue. Paano? Dahil nasa bahay ako ng mga oras na yun. Nasa bahay ka ng mga oras na yun. So, sino yung nakita niya, nakausap mo at inabutan mo pa ng pera? Yes, Your Honor. May tira pa na sa narinig. Wala kang matipay na evidence laban kay Mayor. Dismiss.
No. Boss, nandito na yung si Mr. Soberano. Hindi, boss. Dahil kita dito. Boss, ito na si Soberano. Pitay na ako ba ito kanina? Kung sarado na ba? Oo. Kao, Soberano? Ito, sisira ng pangalan ko. Di yun maaari. Walang iya ka. Kung anong bahala dito? Ang gagawin ko dito, boss. Kung anong bahala? Putakin na mo, Mayor! Umanda ka sa akin! Lumabas ka dyan! Putangin na ka! Amen, boss. Nakawala si Soberano. Di gumawa tayo ng paraan para hanapin siya. Mamaya magsumbong siya sa polis. Kailangan na natin kumilos agad. Nararapat lang na kumilos tayo kaagad dahil matitiklo na tayo niyan. Sige, magkita tayo mamaya sa sansur. Oo, nang sa ganun, mahanap natin ang pamilya niya at isa-isay natin sila. Sige. Alista ako, Ani! Kumpleto ba yan?
Oo naman, ibibigay ba kami ng hindi kompleto? Tignan nyo naman, boss. Oo, ito yung 5 million, no? Salamat. Yun, pinasok tata! Sa baba, kung susuko ka na, larawan mo ba'y lulukutin ko na. Sana maging masaya ka na kung nasaan ka man. Mahal na mahal ka namin. Ito ay isang dalangin, wag sanang ipagkai. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap.
tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na let your hair down, let's paint the whole town. Life is our playground, yeah. But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can tell that's not what you're used to. Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pakinabang ang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Ito na lang tayo.